If you're a fan of the Active Skin Tint and the Active Concealer, keep on watching. This video is for you. And very quickly, may aaminin din ako sa inyo. Pati sa asawa ko, winertest ko siya. Baka sabihin nyo, hindi ko dinidiinan. So, ayan, pinapalo ko na talaga siya. Kapag sinabi ng neutral, it's really neutral. So, kita nyo yung difference. Nalutang talaga sila sa akin. Nagpo-form na yung gusto kong explain sa inyo. It's limitless. I have to be honest at first. Medyo nag-worry ako. Get Brulee. This is heaven sent. Ang natural nung atake niya. Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, this video is about the new pasabog from Issy. And this collection is called Skin of the Future, and kakagaling ko lang literal sa event earlier. And ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo guys, if you're a fan of the Active Skin Tint and the Active Concealer like me, then keep on watching. This video is for you. And very quickly, may aaminin din ako sa inyo na I've actually been trying these out the past 2 weeks, I think, and almost everyday ko siyang ginagamit when you wear test. Pati sa asawa ko, when wear test ko siya. So, lahat ng wear test na yun, i-check ako sa inyo later. But yes, I am so honored to be a part of the mystery launch or yung private event nila wherein ni-reveal nila sa amin tong collection na to, and they let us try it for almost 2 weeks. Kasi they wanted us to really experience the product before the launch date bago kami gumawa nitong review. Kasi nga sabi nila, with these types of products, they value more yung long-term review rather than just first impressions, which I definitely agree. So, napaka konti lang naman itong mga products na to. Iilan lang, ganun siya masyado mabigat. Kaya without further ado, mag-start na tayo. Of course, mag-start tayo dito sa star of the show, which is the Active Foundation. So, this is an oil-free foundation with hyaluronic acid, and ito yung packaging niya. It's a glass bottle and pump yung kanyang dispenser. It's actually a very nice, very minimal, very easy na packaging, and this costs 699 pesos for 30 ml. Ang issue ko lang naman sa mga ganitong packaging is punas ako ng punas kasi laging may thumb mark. But hindi naman yung deal breaker for me kasi ang pinaka nagmamatter sa akin yung performance ng mismong foundation. Ito raw yung perfect foundation if you love itong skin tint and concealer nila, because this is as if these two had a baby. Kasi it's lightweight like the skin tint, but it has the coverage of the concealer. And ito raw yung foundation that will make people who like skin tint like foundation. So again, meron akong wear test, meron din akong application side by side. So mamaya, chika ko yun sa inyo. But for now, ano ba yung meron dito sa foundation na to? So again, this is oil-free and it has 1% hyaluronic acid. And actually, above 1% pala, it can actually pull out the moisture from your skin. So 1% is enough. And aside from that, meron din siyang Panax Ginseng Root Extract. Ginseng is one of my favorite ingredients when it comes to skin because it's a great antioxidant. Kung napanood niyo actually yung nighttime skincare routine ko months ago, may gamit ako lagi na yung Sulwhasoo na ginseng serum because I love ginseng. And fun fact, they actually worked with a Korean chemist para talagang ma-ensure yung skincare benefits nitong foundation. Meron akong tip sa inyo, kung ipapump niyo siya, make sure na angled and pwede niyo i-control yung lalabas na product depending sa pressure. So kung gusto niyo konti lang, kontian niyo lang din yung pressure. Kasi the consistency is kind of runny, although hindi siya yung super duper liquidy. Kaya pa rin niya i-hold yung weight niya, but as you can see, nagdi-drip na rin siya slowly. It has a luminous or dewy finish, but as you can see, it has a medium buildable coverage. Actually, right off the bat, ma-feel nyo na parang meron siyang refreshing effect on the skin. Wala naman siyang as in cooling effect talaga, but maybe it's because of the skincare ingredients, yung hyaluronic acid, that makes it feel refreshing on the skin. So, yan yung pinump natin at the back of my hand. And alam ko, curious kayo, on the other hand, itatry kong i-swatch itong skin tint so that you can see yung difference when it comes to coverage and finish. So, on this side is the skin tint. As you can see, it's literally just a tint on the skin, while on this side, as you can see, it has a medium coverage. And the finish is luminous. But when you touch it, guys, ang amazing sa kanya, kahit nung first nila itong inintroduce sa amin, when you touch it, lalo na if you let it fully set, hindi siya actually malagkit, and it's actually self-setting. So let's see, kumuha ko ng tissue here. Ayan, let us try. Ayan. Ah! Tama nga. Baka sabihin nyo, hindi ko dinidiinan. So, ayan, pinapalo ko na talaga siya. So, ayan, very minimal. Actually, parang wala talaga. Ayan, try pa natin ulit. Ayan, very, very, very minimal lang. Pero ang nakatuwa sa kanya, kahit fully nag-set na siya, very luminous and healthy pa rin yung finish. And alam ko, ang inisip nyo na now, paano yung shades, ano yung shade na para sa akin. Again, if you're using me as your reference, I have medium skin tone and neutral undertone. My shade sa skin tint is beach. Actually, kahit si sand, nagagamit ko. Si honey, pwede rin. Basta it's neutral
natural undertone, but you have to keep in mind that the skin tint is very flexible since it's just very sheer. And when it comes to the concealer, ang mga shades ko is, pag sa mga blemishes ko, it's NT4. But when it comes to my under eyes, it's NM3. So with the active foundation, they have a total of 27 shades that has 9 skin tone depths and 3 undertones. So very similar sa concealer yung matrix ng shades nila. So parang hindi kayo malito, yung first letter, it corresponds to kung ano yung undertone nyo. Are you yellow undertone? Are you neutral undertone? Or are you olive undertone? And then kung alam nyo na yung undertone nyo, for example, I'm neutral. So yung second letter naman is the depth. So are you fair? Are you light? Are you light medium? Are you medium? Are you tan? Are you deep? For example, I am neutral undertone. So, dito ako sa neutral. And I have medium skin tone. So, dun ako kay NM. So, they have your NM3 and NM3.5. So, si NM3 is medium neutral. And si NM3.5 is medium tan neutral. So, yes, meron silang mga 0.5s. I love 0.5s. Kahit sa mga sizing sa mga sapatos. Kasi usually, I'm in between. And I know struggle yun sa atin. Kasi ako minsan gitna pa rin ako ng light and medium. Minsan naman yung medium sa akin, medyo light pa rin. And huwag kayong mag-alala guys, because I'll be swatching, I think, 4 different shades for you guys. So again, I have medium skin tone kung gagamitin nyo akong reference. So mag-start muna tayo dito sa neutral. So I think I have your 4 shades that I can swatch for the neutral peeps out there. Starting off with NL2, which is light neutral. Next is NL2.5, which is light medium neutral. Next is NM3, which is the shade that I've been using. This is medium neutral. And lastly, this is NM3.5. So again, these are all the neutral shades. This is NL2. This is NL2.5. This is NM3. And this is NM3.5. So just to show you also when blended out. So again, ito yung NL2. This is NL2.5. This is NM3. Sabi ko nga sa inyo, pwede rin tong dalawang to sa akin kasi as you can see, pare silang nagka-camouflage on my skin tone. And yung darkest, hindi na siya makita kasi para na siyang naging bronzer dito sa area na to. So itong dalawa talaga, yung shade match ko. Isa sa mga nagustuhan ko actually sa Asian Co. is yung shade matching nila. Kapag sinabi nilang neutral, it's really neutral. So for those of you na merong light, medium, or medium skin tone like me that has yellow or olive undertone, I got you guys. So I have your YL2.5 or light, medium, warm. And I also have your YM3 which is medium, warm. And for olive undertones, I have your OL2.5 or light, medium, olive. And I also have your OM3 which is medium olive. So kita niyo yung difference, nalutang talaga sila sa akin because they are not my undertone. So that's the importance of knowing your undertone, especially with foundations. Kasi here, talagang nag-blend sila sa akin. While this one, angat na angat sila. Anyway, kung nalilito pa rin kayo hanggang ngayon, I will put the shade matrix here to help you guys. So that's also from Izzy & Co. Nakalagay doon na kung meron kayo ng mga corresponding shades from the skin tint and concealer, kung ano most likely yung shade match nyo with the foundation. So as promised, I will be applying itong active foundation on my skin, but dito lang sa half kasi milalagay tayo dito later. So another tip is to shake it well since medyo liquidy or runny yung consistency niya and it has skincare ingredients. Since half lang naman yung lalagyan, ganyan lang yung kinuha ko. And they actually have a brush. This is a dense brush. Later ko nagagamitin to. I'll just use what I usually use as my foundation brush. So again, this is in the shade NM3. In-even out ko lang yung paglagay sa kanya. Actually, ito yung type ng foundation na kahit mag-layer ka ng mag-layer, sobrang lightweight niya pa rin and hindi siya mukhang patchy. So I will blend na. Sobrang dali niyang i-blend. And as you can see, ayan, nagfo-form na yung gusto kong explain sa inyo what made me fell in love with this foundation for trying it out the past 2 weeks. See, ito yung wala. Ito yung meron. Parang skin pa rin talaga siya. Like, I know ang daming ganung foundations. I've also reviewed foundations that I can see na para siyang skin. But this is the most skin-like foundation that I have. And actually, masasabi ko na ito yung pinaka-lightweight foundation na natry ko. As in, kahit ilang layer pa yung ilagay ko, it never feels heavy and hindi siya yung mukhang nagpatong-patong ka talaga ng product. This is the type of foundation that I can actually spot layer. For example, meron akong unevenness here na kapag naglagay lang ako, dyan lang sa area na yan, hindi mo mahalata, nandun lang ako sa area na yung naglagay. I don't know what's in this formulation that does that, but
yun yung isa sa napansin ko sa kanya. And no, I'm not saying this just because this is a new foundation, this is a new release. Again, I've been trying this out the past 2 weeks. Talagang minake sure ko na firm na yung thoughts ko about it. And ang ganda, guys. I've been saying this sa mga nakachikahan ko sa event kanina that this is a really, really good foundation. Diba kapag minsan sobrang dami mo ng foundation sa collection mo, minsan hindi mo alam kung ano yung hugutin mo, pero for some reason, meron kang mga lagi mong hinuhugot. And I find na ito yung isa sa lagi kong hinuhugot. Hindi ka magdadalawang isip na siya yung gagamitin mo kasi it's very comfortable on the skin. Isa rin kasi sa reasons kung bakit nag-hesitate ako minsan mag-wear ng foundation is because prone ako sa clogged pores. So, meron akong mga foundation na kapag winner ko siya the whole day, pag naghilamos ako sa gabi or the next morning, as in makikita ko, meron akong mga small bumps na dadagdag sa existing small bumps ko. But with this one, using it the past 2 weeks, never nag-clog yung pores ko. As in, feel ko na nakakahinga yung skin ko. If anything, it actually contributes to the hydration of my skin. Look at that shade match. Again, ito yung side na meron and ito yung wala. And literally, hindi niya kinover or minask out yung face ko or yung skin ko. It just made it look better. So, try pa natin mag-add ng another layer on some areas just so you can see how it layers on the skin. For example, here. Actually, it's like a serum-esque formula. Manipis siya, pero amazingly, it has coverage and mabibuild up mo talaga yung coverage. Just a closer look. Again, ito yung merong foundation. Ito yung nilayer natin na area. As you can see, very, very seamless. And ito yung wala pang foundation. Ayan. Kita niyo yung unevenness, yung texture. And isa pa nga pala, hindi siya nakaka-accentuate ng texture. Ito, chika ko sa inyo very quickly yung mga wear test na ginawa ko. Take note na dito sa mga wear test na ginawa ko, wala akong setting spray and walang primer para talagang matest out siya. So yung first is just the foundation and I set it with what I usually use to set my face, yung translucent pressed powder so hindi ako nag-bake. Again, I have combination skin so yung pinaka-oily part ng skin ko is my nose area. Normal to dry yung skin ko on this area. So, nung first day na tinest out ko siya, I think that's total of 9 to 10 hours siyang nasa face ko. Yung mga activities ko noon is errands. So, meron akong combination ng outdoor and indoor activities. Dinala namin yung dogs namin sa play park. So, kapag ganun, talagang isa yun sa mga pinakahulas ko na self, sis. This is the day na actually, I think, nag-sweat ako. Although, hindi talaga ako pawisin na person. Yung base ko, hindi gumalaw, hindi natanggal, or whatsoever. The base is still intact and I still look fresh after a long day. Pero yun nga lang, nag-oil up ng kaunti. It's the usual amount of oil na nakuha ko sa mga trusted ko na rin na favorite foundations ko that I have. And after blotting, the foundation is still intact. And yung second na wear test is a full day event. So, ito, siguro mga 6 to 8 hours lang siya nasa face ko. But kasi kapag event, matitest out mo rin talaga yung base mo since may mga activities, may mga lights, tapos naglakad din ako sa labas. So, after 6 to 8 hours, actually mukha pa rin fresh. Nandun pa rin yung dewiness ng foundation. But I find na mas a little more oil on the nose part. But same after i-blot, intact pa rin siya. Siguro dahil mas naglakad ako sa labas and mas humid din nung araw na yon. So, mas maraming oil sa nose. Third wear test on me is that the foundation plus yung Isina perfecting powder na later isashare ko sa inyo. The whole day nag-spend ako indoor in a non-air-conditioned room. Although hindi ako lumabas ng bahay pero hindi kami naka-aircon the whole day. And I find the less oiliness overall and fresh pa rin after 8 hours on my face. And lastly, tinest out ko siya on my husband's more matured and textured and oily skin plus sweat. Kasi pawisin siya lalo na pag hindi kami nag-aircon throughout the day. So, nung araw na yon hindi talaga kami nag-aircon. Sabi ko, para ma-wear test niya, I can say, nung ginamit ko siya sa husband ko, kasi medyo challenge talaga kami maghanap ng foundation on him. Kasi yung ibang foundation, nagmumukha talaga naka-foundation siya. And what we're looking for is a foundation na hindi siya mukhang naka-foundation but will enhance his skin. And spoiler alert, nabitan niya po to on him. Number one, hindi na accentuate yung lines or yung texture ng skin niya. It looks very, very natural on him. And after mga 7 to 8 hours, mas oily siya compared sa akin. Kaya in-expect ko na mas meron akong makukuha na oil, especially on his T-zone. But nung tinanong ko siya, ganun ba talaga ko oily yung face niya? Sabi niya, yes. Hindi yun yung kumbaga alarming na stage na oiliness. But knowing na ganun yung skin niya, the next time na
gagamitin ko tong foundation, I will bake on areas na talagang mas nag-o-oil up siya. And since winner test nga natin, wala talagang mga ganun para mas makita natin yung worst case scenario ng foundation. Yung strength ng foundation na to is that it is very comfortable and lightweight. Yun yung nagpapahugot sa akin dito sa foundation na to, kahit marami siyang katabi ng ibang foundation the past 2 weeks. Actually, kung very, very dry yung skin nyo or kung dry skin kayo and gusto nyo lang yung talagang very dewy effect, pwede lang kayong mag-set on very minimal areas like your under eyes. Yung the rest, pwede nyo nang hayaan na ganon. And you will still look fresh the whole day. Hindi siya malulusaw. But again, if you have combination skin or oily skin, I suggest na you prep and you set your skin well sa mga trusted nyo na napang-set ng face. Ito yung type ng foundation na kung magre-regalo man ako ng foundation na alam kong very safe na magugustuhan ng kahit anumang skin type, ano yung skin condition, magagamit nila and hindi ako mapapahiya. This is that foundation. So ito muna ini-next ko because I feel like connected siya sa foundation and ito rin yung next na kailangan kong gamitin. So they have your active color corrector and yung true flex adjusters. So dito muna tayo sa color correctors. They have different shades and tones ng peach correctors. Merong light peach, medium peach, salmon, and deep peach, and they also have the green corrector for redness. So this costs 349 pesos for 15 ml. So ito, kung meron kayong mga discoloration on your face, for example under eyes like me, or kung meron kayong mga redness, you can use the green one. What stood out to me dito sa formulations ng adjusters nila and color correctors is that number one is just very sheer and translucent, which for me is a smart move sa formulation nila, since look at it, as in very sheer lang siya. For example, maglalagay ako sa under eyes ko. This is the type of formulation that you can use on big parts of your face since as you can see nga, it's just very translucent. Kasi minsan sa sobrang rich ng mga correctors or sa sobrang opaque nila, it's a chore na para i-cover mo pa siya ulit, diba? So this one, it does the job in color correcting without you having to cover it again. At the same time, what made it a smart product is that it actually has skincare ingredients. Kasi yung point nga kung bakit ka nagko-color correct is that merong pinagdadaanan yung skin mo. So it just makes sense na merong soothing ingredients, which I will put here, yung color corrector mo para you're hitting two birds with one stone, diba? So as you can see, na-neutralize yung grayish tone here very, very thinly. Actually, ang ganda nitong green corrector nila, lalo kung may redness kayo, kasi yung mga green na meron ako ng correctors, sa kanila ako hirap talaga kasi sobrang kita talaga na naglagay ako ng green corrector. But with this one, since it's just very sheer, hindi siya yung mukhang nag-color correct ka talaga. It's just very, very sheer. So, this is the type of corrector na pwede mong gamitin on big parts of the face. Kunyari, red talaga yung pisngi mo from irritation. You can actually use it on your whole cheeks without it looking off. So, ito naman yung kanilang True Flex adjusters. So, they have 6 adjusters. So, divided sila into 2. So, first is itong tatlo, which is white, deep, and dark, that you can use to adjust yung depth nung base na meron kayo. So, for example, yung mga usual case na nag-beach kayo, naarawan kayo, nag-travel, pagbalik nyo, yung skin tone nyo is 2 shades deeper, tapos hindi nyo nakashade lahat ng foundation or skin tint na meron kayo. So, ito yung pwede nyo magamit. And actually, you can use this as a contour or bronzer. So, itry natin siya. Yun nga lang, careful kasi yung nozzle niya, wala siyang stopper or cover. Diba? Ang dali niyang i-blend. Tapos, very sheer lang siya. And itong formula na to, ha, long-lasting siya sa skin. As in, nung sinwatch ko siya, ang tagal niyang nasa kamay ko. Ayan, ganun lang siya, kabilis. And kung feeling nyo masyado itong dark as a bronzer, pwede nyo siyang haluan ng white para mag-create ng sarili niyong bronzer shade, diba? And itong tatlong to change naman the undertone. Like, for example, meron kayong foundation na super warm or yellowish sa inyo, you can actually neutralize it using the blue or you can make it a little cooler using the pink one. Itong pink one, pwede rin siyang blush. Actually, and yung yellow, of course, is to give warmth sa mga foundation na feeling nyo masyadong cool para sa undertone nyo. So, sige, mag-sample tayo. Na-try ko itong si YM3, which is a warm foundation. I-neutralize natin siya. Gusto ko yung para tayong nasa laboratory. So, ayan, yung isa, haluan ko ng pink. Konting-konti lang. Mas okay nang magdagdag kayo ng paunti-unti kesa mapasobra. So, this is with the pink adjuster. This is with the blue adjuster. And ito yung original.
So again, ito yung YM3 lang, walang any adjuster. This is with the pink adjuster. As you can see, talagang cool undertone na siya. Hindi siya orangey. And this is with the blue one na mas nag-neutralize siya. So yun yung nagagawa ng adjusters. And hindi niya na-change yung opacity or yung coverage. It just blended out the pigment. Yun yung maganda sa kanya kasi it's the type of adjuster or corrector that you can actually mix even with a skin tint. Na skin tint pa rin yung magiging coverage niya. So meron ako ditong sobra nung adjuster na pink. So I will try to use it as a blush. O diba, may adjuster ka na, may blush ka pa. Next is one of the pasabogs from the collection, and this is the True Flex Skin Balm. This is the first of its kind in the Philippines. Wala akong alam na ganitong product. So this is how the packaging looks like. And when you open it, meron siyang kasamang spatula. This is, by the way, 599 pesos each. It's a velvety na balm, so you can use a spatula to get the product. And it has a very, very unique formula. Kasi when you touch it and when you initially blend it on your skin, as in, it's very velvety, very creamy. Pero, once it fully sets on your skin, as in, para siyang nagme-melt, parang sumama na siya sa skin mo. Parang nagiging ganun yung itsura niya once it fully sets on your skin. So, this is actually a multi-use complexion product. So, this can be an overall tint base. Ang dami niyang pwedeng gamit. Pwede niyo siyang gamitin na primer, pwede niyo siyang gamitin na as your base talaga. Pwede niyo gamitin as concealer, pwede as bronzer, as spot concealing. It's limitless. I have to be honest, at first, nung introduce nila sa amin to, I like the idea, I like the concept, excited ako itry siya, pero medyo nag-worry ako since sabi ko sa inyo, I have combination skin, and I am prone to clogged pores, but when I visited yung ingredient list nila, first is dimethicone. So, it's a silicone ingredient that is safe and non-comedogenic. Actually, yung dimethicone is a very common skincare product. Pag tingnan yung ingredients ng mga most skincare na ginagamit natin, meron siyang dimethicone because it is moisturizing on the skin. So, ayan, I think set na siya. It's a natural, very skin-like din siya, but in a different way. Para siyang smoothened skin. Ganun yung effect niya. Yung first impression ko sa kanya, nung nakita ko siya, sabi ko, baka hindi makainga yung skin ko sa kanya. But, it's the other way around. It's very, very lightweight. Literal na nag-melt siya sa balat mo. It goes one with your skin. Kasi yung difference nila ni foundation, si foundation yung para kang nag 10-step Korean skincare the night before. Kasi very dewy, very healthy, glowing, tignan yung skin. This one, yung parang natural na maganda lang yung skin mo. Parang you have normal, unproblematic skin. Ganun yung itsura niya. By the way, yung shade names ito is similar with the skin tint, but take note na they have totally different formulations. In terms of shade, mas flexible sa skin tint since it's just a tint and mas sheer yung formulation niya. While this one is mas compact kumbaga yung formulation niya. But in my case, same yung nag-work na shade sa akin sa skin tint and sa balm. So this is in the shade Beach, and I will swatch guys yung mga shades na meron ako ngayon for your reference. This is in the shade Bisque. This is in Fawn. This is in Beach, which is my shade sa skin tint, and this actually also works on me dito sa skin balm. This is in the shade Honey, which also works on me dito sa balm. And this is Brulee, which is a good bronzer shade. So, gagamitin ko siya as spot application. I am using the shade Beach. And then, gagamit ako ng konting Fawn for my under eyes. And then, I will use Honey on the rest of my face. So, pwede nyo siyang gamitan na magsuswirl kayo directly from the balm. But I like using it na kumukuha muna ako ng product from the spatula. Ayan, ang dali niya lang din i-spread on the face. And as you can see, meron siyang smoothening effect. Yun yung pinaka-edge nitong balm na to for me. If you really want to smoothen your face, but very, very naturally. Lalo na once it fully sets on your skin, as in, nagme-melt siya literal talaga sa balat. Marami siyang uses, but one of my most favorite use sa kanya is as a bronzer. So again, gagamitin ko itong si shade na Brulee as a parang bronzer. Ang ganda niyang bronzer kasi literal na nagme-melt lang siya sa balat. Ayan o. See? As in, ang ganda niya si sobrang dali niyang i-blend na bronzer. So, I highly suggest if you're going to buy or if you're planning on buying the balm, get Brulee. Ang ganda. Ang ganda niyang pang bronzer. As in, sobrang dali sis, lalo na tong brush na to. Sobrang dali niyang i-blend. So, again, ito yung side na merong balm.
And this is the side with the foundation. So, kita nyo yung difference when it comes to the finish. With this, you have to control yung pag-layer nyo sa kanya. As much as possible, siguro max na yung 2 to 3 layers na well-blended ha. And bago kayo maglagay ng another layer, make sure na nag-fully set na siya on your skin. And I also did a wear test on this balm sa akin and sa husband ko. So, first sa akin, I use this as my overall base. So, wala naman ako masyadong nakitang difference when it comes to the areas of my face na normal to dry. But when it comes dun sa areas na may tendency akong mag-oil up, mas napansin ko na mas marami ako nakuha ng oil with the balm compared dun sa foundation. So, it's the type na kailangan mo talagang iset. It's not self-setting. And I think this product is best for those na merong normal to dry skin. And if you have oily skin, make sure to prep and set your skin well. Kasi, nung tinry ko siya sa husband ko who has oilier skin than me, mas marami akong oil na nakuha dun sa side na, again, merong balm compared doon sa side na merong active foundation. But nonetheless, kahit tanggalin mo yung oil and everything, maganda pa rin siyang tingnan on the skin. I hope you're still with me because we're down to our last two products, which are the powders. And guys, sobrang excited akong i-share to sa inyo, as in, I've been keeping my mouth shut. This is the True Flex Perfecting Powder. And ganyan lang kanipis yung packaging niya. As someone who has textured skin, I have tiny bumps on my forehead. This is heaven sent. I know marami na naglalabasa na translucent powder, na mga blurring powder. This one, what makes it special, sige, papakita ko muna sa inyo. I have here two shades. They actually have a total of three shades. But I have here fair to light and medium to tan. Meron pa silang tan to deep. This is how it looks like. It's very, very unique. So it has a powder in a powder. So hindi lang daw eme yung dalawang yan. Actually, I can tell kasi when you touch it, iba talaga yung texture nitong nasa gitna. It's more emollient. Ayan siya. Then, dito sa nasa outer. So, para mas ma-maximize nyo talaga yung blurring effect ng powder, the best way to use this is using a brush, tapos isiswirl nyo talaga siya kasama yung nasa gitna para talagang ma-maximize nyo yung effect ng powder. And this is a powder that is meant for smoothening and blurring. So, ginawa talaga siya sa ating merong mga textured skin that we want to blur out, but at the same time, ayaw mong ma-aggravate yung base na nilagay mo. Ayaw mo nang mag-add ng coverage, ayaw mo nang mag-add ng shade, or ng any color. You just want to blur it out without the white cast. So, I will show you guys. So, dito muna tayo sa forehead where I have lots of texture. As you can see, hindi nga naiiba yung coverage or yung shade. Hindi siya yung parang nakakaputi na powder. It just literally blurs and smoothens. Nothing less, nothing more, which is what I love about it. Ayan siya, guys. As in filter powder. Ganun siya. And this is the perfect powder, in my opinion, with the active foundation. Kasi they complement each other. Ito yung side na may powder. Ito yung side na wala pa. And ang maganda dito, kahit ilang beses ko siya i-layer, actually sa event kanina, siguro nakalimang layer ako. And it doesn't look powdery, nag-flash photography kami. Wala siyang flashback. Actually, translucent siya, pero nilagyan na rin nila ng shade kasi nga yung iba is worried about the flashback. But itong si Fair to Light, and actually kahit itong si Medium to Tan, pwede siyang mag-work sa akin. But mas bet ko lang yung may subtle brightening effect sa akin, itong si Fair to Light. This is the type of powder that I can bring para ma-touch up ko yung powder ko without me looking na nag-touch up talaga ako. Gets nyo? Kasi yung mga powder na iba, talagang meron siyang pigment na talagang mukha kang nag-touch up on some areas lang. And ito yung type ng powder that I can actually also use with a skin tint while preserving yung natural finish ng skin tint. If mabubudol ko man kayo sa video na to, let it be this powder and the active foundation as starters. Ang ganda nito, guys. Okay, last but not the least, they are reintroducing ang pagbabalik ng kanilang mga powders and I am so happy. Ang tagal din na wala nito, guys. As in, ang tagal. I think pre-pandemic pa nirelease tong powders nila. And now, they are back and better than ever. So, nandun pa rin si Translucent. Si Mattifying lang yung wala ko. So, nandun pa rin si Mattifying. They still have itong Radiant Finish and si Illuminating Finish. Again, ito yung Weightless Loose Powder nila and it comes with a puff. And yung packaging nila is still yung trampoline mesh, which is the most travel-friendly packaging when it comes to loose powders. So, this is a talc-free formulation. Sa pagkakalala ko, yung difference ito dun sa dati nilang powder, same everything, all the things that we love about it, but it's finer. So, that's a good upgrade. And if you want to bake ha, pwede pa rin yung ganitong packaging. Ang gagawin nyo lang sa kanya, since trampoline nga siya, you have to bounce it para mas lumabas yung product. As you can see here, ayan. So, si Mattifying is for oily skin types. Then, ito naman si Trans
translucent. Translucent is for normal to dry skin. Sobrang pino talaga nitong powder na to. And yes, parang mas naging pino nga siya this time. Ayan. Hindi ko mapakita yung swatch sa inyo kasi nagme-melt talaga siya. So, this is translucent. The illuminating, naalala ko na betan ko to before. This is the powder on areas where you want to lift. And finally, this is Radiant Finish. This has yung parang very fine specks of shimmers. So ito, pwede nyo siya actually gamitin as highlighter na very subtle. Ginamit siya ni Sis Jen kanina as highlighter and ang ganda sa kanya. Again, this is translucent. This is illuminating and this is radiant finish. Okay, gagamitin ko si translucent on my under eyes so you can see. Ang maganda sa powder na to, it's flexible. Pwede mo siyang gamitin if you want to bake, lalo na tong si translucent. And you can also use it just to set. Ayan o, very fine lang siya. But if you have texture, yun siguro yung main difference ito. If you have texture, if yun yung main concern nyo, you want to blur out your skin, your textures, dito kayo kay perfecting powder. But actually ako, pwede ko silang magamit parehas kasi for example, gusto kong mag-bake, I can use this translucent one to bake, for example, my T-zone. And once na nag-bake na siya, pag binlend ko na yung excess powder, I can use itong perfecting powder as my finishing powder. And then let's use itong si Radiant Finish as a subtle highlighter. Example here. Oh, diba? Ang natural nung atake niya. Diba? Very subtle lang siya. Actually, yung illuminating pwede niyo rin gamitin na ganito if you want to lift lang yung some areas. And again, it's a good option especially for those na mindful sa ingredient na talc. Kasi most of the powders in the market merong talc. So this one is talc-free. And I think that's it. Wala na ba akong nakalimutan? So which are the products so far are you considering of getting? Or ano yung na-amaze kayo na products sa mga tinry natin so far? I hope nakatulong din yung mga swatches ko sa inyo in determining your shade. Let me know kung meron pa kayong mga questions kasi I know it can get overwhelming when it comes to shadings or kung ano man yung mga formulation na dapat nyo unahin na kunin if you're undecided. So sabihin nyo lang ako sa comments. Usually active ako dyan the first hours after ko i-upload yung video. Kung pipili man ako, actually ang hirap mamili. But ang pinaka nag-stand out sa akin, if you ask me, is of course itong Active Foundation. And this one, my baby, the True Flex Perfecting Powder. These two, itong combination itong dalawa, perfect. Lumalaban talaga sa mga international products. Parang nabunutan ako ng tinik nung na-share ko na siya sa inyo and na-share ko yung thoughts ko sa inyo. And lahat ng easy products na ginamit ko ngayon, I will be putting it sa description box para hindi na kayo mahirapan maghanap. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, you might want to consider subscribing to my channel. And like nyo na rin tong video na to. Thank you so much for watching and salamat sa tiwala. I appreciate every one of you and I hope to see you in my next videos. Bye-bye!